Hello, online world! This is Off the Record with Mix Bustos. And for today's episode, makakausap natin ang isa sa mga legends or greats from De La Salle Volleyball. Walang iba kundi si Stephanie Mercado, or now known as Stephanie Mercado de Koenigswarter. So she last played for the Petrogas Angels in the PBL. Got married noong January and now 23 weeks pregnant. Halos matchmates sila ng future kid to be ko. And it's a fun episode. Because I think that this is something that we can both relate to as new parents and syempre from a sports background as well. And I hope you enjoy this video. Hi, Paneng. Thank you so much for joining us here on Off the Record. Kamusta? I just want to ask you on how's married life, how's momhood. Pero bago ang lahat ng yan, can you give us an assessment of your volleyball career from college to the pros and the semi-pros. Mm-hmm. Yes. So I played for De La Salle University, Lady Spikers, and I played under Coach Ramil De Jesus. So ang tagal ko na naglalaro since 2005. No college ko, then right after college, for a while nagbreak kasi nung nasa college pa ako, sobrang feeling ko pagod ako eh. Kasi student athlete, and grabe yung level of training namin under Coach Ramil, hanggang sa umabot na naging twice or thrice a day pa yung training namin. So habang papalapit na papalapit yung graduation ko, parang dun mo mafe-feel na excited ka lang gawin yung mga hindi mo nagawa during your collegiate career, dahil ang daming sacrifices. Yung family mo na sacrifice mo, social life na sacrifice. So parang yun yung time na na-feel ko na ito, magagawa ko na lahat. Pwede na ako mag-travel, pwede na akong mag-hang out with my family na longer. So right after college, nag-stop mo na ako maglaro for 2 years. Then I did everything na gusto kong gawin. I traveled, I went to my mom for a while kasi she's based in Singapore. And ang dami kong mga social gatherings na napuntahan, especially with my family. As in, binawi ko yung 5 years na nawala with them. Pero yung 2 years na yun, parang matagal na nga rin yun eh. Kasi 1 year pa lang, nafe-feel ko na nami-miss ko na rin maglaro. Kasi wala talaga akong ginawang any volleyball-related na physical activities during that time. And swerte naman kasi yun yung panahon na nagsisimula na yung semi-professional leagues. Andyan yung Philippine Superliga. Doon ako unang naglaro under Bingo Millonario. So yung mga ka-team ko doon, mga former La Salle players din, sila Ate M. Penetrante, Cheese Saet, Shermaine Peñano. And so doon siya nag-start. Tapos hanggang sa nagpalipad ng teams kasi may mga times na hindi tumutuloy yung franchise, parang one conference na sila, tapos magbabago, hanggang sa nagkaroon kami ng chance magbuo uli ng team under Coach Ramil De Jesus, and yun yung first team namin with him, yung Air Asia Flying Spikers pa kami nun. So, lahat yun, mix siya ng La Salle players. Ano sila, Chuck Cruz, Mika Esperanza, Michelle Gumabao, and so on. Tapos under Coach Ramil, hindi rin kami one conference lang din yung Air Asia, tapos sumunod yung Generica, tapos Generica Lifesavers, and Shopinas Lady Clickers. Then yun, tuloy-tuloy na under Coach Ramil, nag F2 Logistics din kami, tapos up to the point na I need to transfer leagues na sa Premier Volleyball League naman, kasi hindi ko na rin kaya mag-commit sa training schedule ni Coach Ramil because I was working full-time din sa corporate world under Meralco Marketing. So, pinagsabay ko yung corporate world, and after that, work yun, 8 a.m. to 5 p.m. Tapos, nag-volleyball training pa from 6 p.m. to 9 p.m. every day. So, parang hindi na siya kinaya since nag-move ng training si F2 Logistics under Coach Ramil in the morning. So, sobrang conflict na yon. Hanggang sa nakahanap ako ng team sa Premier Volleyball League, which is Petrogas, na Petrogas Angels, na naging okay naman yung schedules and yung
yung relationship ko with them kasi mga former LaSalle players din yun nandun and yung management yun nandun. So, naging okay. I played with them for 2 years. Then, hanggang sa, ayun na, married life na after. Congrats, newly married noong January 2020. Pero, bago ako pumunta sa present life, what made you decide now? Now to momhood. And, kumbaga, what was the turning point na sabi mo, okay na ako, kota na ako, graduate na ako? Sa volleyball? Sa volleyball. No, indeed. I think it's not just because of volleyball, but at the same time, lahat na din ang aspects. Kasi my husband, we've been together for 10 years before we got married. So, since college, ang dami na pinagdaanan. We're both students then. Nagkaroon kami ng business together. Tapos, hanggang sa we built our own career. Siya sa airlines, ako sa corporate world. So, parang napag-usapan namin na ang dami na namin nagawa for ourselves. Na, kasi, di ba, yung iba, parang gusto muna nila mag-focus sa career nila bago mag-settle. So, isa kami sa mga couples na yon na nag-focus muna kami sa career namin bago kami mag-settle. So, sa 10 years na yon na pag-uusapan namin na kailan kaya tayo magpapakasal? Mga 5 years from now, 2 years from now, hanggang sa hindi na napag-usapan. Tapos yung sa hindi pala napag-usapan na yun, may pinaplano pala siya behind my back. So, nag-propose siya. Kailan siya nag-propose? Kailan siya nag-propose? Nag-propose siya last year, 2019, February ba? I forgot, January, February. when we went to the States. Okay. So, doon siya nag-propose. Then, from then, nag-ano na kami. Parang, alam mo yung pag nag-propose na siya, Noon nag-propose na siya, napag-usapan namin kagad, ano, one year from now, 2 years from now. So, naisip namin na, with 1 year planning, then we'll get married na. How was the life love story like? Siguro for our viewers, if you watched my previous vlogs before, paneng, parehas tayo ng medyo similar. Kami rin ng wife ko 10 years. Wow. 10 years kami. And then eventually, ganun din, parang behind her back, nagpaplano na pala. Nagpaplano na din. Nagpaplano na rin. Pero how was, kumbaga, paano mo masasabi na yung 10 years na yun naging foundation siya? Mm-mm. Na sasamahan ninyo and now into married life? I think kasi yung naging okay sa amin, yung 10 years being together, mas nakilala namin yung isa't isa. Though we're not living in, we're not staying together during those periods of time, para ang dami namin na pagdaanan ng mga challenges. Pero one thing na natutunan namin is whatever challenge yung meron dyan, kung ano man problema, kasi minsan ako, lalo na ako, pag ako nagalit talaga, as in galit ako, tapos mag-walk out ako, as in dire-diretso parang machine gun, gano'n. Mahirap pigilan. Okay. Mahirap pigilan. Pero ang natutunan niya is be patient. And natutunan niya sa akin na hayaan lang niya ako magsalita. Kasi definitely makapagod din ako magsalita. Hanggang sa makakapag-usap kami ng maayos, then dun kami makakapag-communicate and mas masasolve namin ng maayos kung ano yung problema na yon. Kaya in just one day or one night, we're okay na. Napag-usapan na namin. Hindi siya tumatagal na mga days or weeks. Si David, of course, researching. Oh, he's a pilot now in AirAsia. Tama ba? Used to be a pilot for AirAsia. Yes, he transferred airlines now. Okay, so he transferred. Pero still, di ba, aviation. Yes. And then you pursuing sports. But siguro for the couples who are watching now na siguro bihira lang naman talaga yung mga couples na nag-pattern 10 years, eventually getting married, pero usually mga 3, 1, 3, 5, etc. Pero siguro within those 10 years, ano yung tingin yung naging factor sa samahan ninyo? Kung ba't kayo nagtagal, you pursued your own careers, and then eventually getting married and starting a family. Yes, pinaka-importante talaga is trust and communication. Yun yung pinaka-ano namin, pinanghahawakan. Kaya kami tumagal ng 10 years tapos and so on, hanggang sa nagpakasal na. Kasi, siguro na-experience mo din, lalo na pagbago lang kayo ng partner mo, yung
clingy kayo sa isa't isa. Alam mo yon. So, yun yung isang importante na bagay, which is trust and yung communication. Kasi very critical talaga yung communication. May mga iba na pag, kahit may problema, gusto mo solohin na lang, tatahimik ka na lang hanggang sa mas mahirap na kasi pag tumagal or hindi mo na kayang i-keep in, sasabog ka. Mas lalo kayo mag-aaway hanggang sa kung saan na mapupunta yung problema. So, yun yung pinaka ano namin, pinaka pinangahawakan namin, trust and communication. Now, just like Paneng, our similarities, well, if you, for our viewers who are getting to watch this vlog, I've announced or I've posted a vlog previously announcing the gender and the weeks. Currently now, Paneng, I'm 24 weeks. My wife's 24 weeks pregnant and girl. So, yun yung pangarap namin. Girl, congrats. Congrats sa atin kasi magkalapit lang tayo ng ano. Batchmates yung mga kids natin. Ikaw, how is mom life? How is this transition now for you? Actually, nagulat ako eh. Kasi hindi ko ina-expect na, especially no first trimester ko. Currently, I'm already at 23 weeks. So, yun nga, as you mentioned, di tayo nagkakalayo. 23 weeks. Pero nung first trimester ko, first week until 11th week, as in, sobrang nahirapan ako. Grabe yung morning sickness ko, appetite ko nawala. Eh, athlete ako. I love eating. As in, sobrang lakas ko kumain na minsan, 3 cups of rice in 1 meal. Normal lang yun sa akin. So, nung nabuntis ako, na-confirm na, as in, minsan nagsusuka ako 3 times a day. Tapos, walang tinatanggap na pagkain yung katawan ko. Yung mga favorite ko, yung mga adobo, sinigang, hindi, ayaw niya. Tapos, yung 1 cup of rice, hindi ko maubos kahit half rice lang. So, sobrang nahirapan ako and naging emotional ako kasi, like what I mentioned, I loved eating and sobrang nanibago yung katawan ko. Minsan, yung husband ko, pagpasok sa kwarto, makikita na lang niya ako, umiiyak, nag-iimo na ako. Tapos, tatanungin niya ako, ano problema? May masakit ba? Ganyan. Sabi ko, wala. Gusto ko lang kumain pero hindi ako makakain. I was hoping na hindi naman ako, sana hindi ako mahirapan or normal lang. Kasi yung ibang mommies daw, ganun eh, normal lang. Pero isa ako doon sa mga maselan. Pero kamusta ngayon na tapos na yung first try, second try, check sinasabi ng mga mommies, that's the best eh. Yes, diba? That's sinasabi the best. And kamusta ka ngayon? Nag-a-agree ako. Sobrang okay ako ngayon kasi 12 weeks onwards, so unti-unti bumabalik yung appetite ko. Tapos ngayon, 23 weeks, kasi full-blown na yung appetite ko. Kahit merienda ko, gusto ko kanin at ulam. Tapos, ang dami ko nang nakakain, wala na akong morning sickness. So, yung mga na-loss ko na weight no first trimester, nababawi ko na ngayon. And, yun, enjoy na ako. Nakakakilos na ako, nakakagawang bahay na ako, nakakaluto, etc. Especially na nakakain na ng madami. Yun yung gusto ko. Alam na yung gender. Yes, alam na namin yung gender. Pero we're not yet announcing. Yes. Huwag muna. Okay. Gender reveal tayo. Kanya-kanya naman mga ano yan eh. Kanya-kanyang style yan ng gender reveal. Pero ano yung gusto ko lang din tanungin siguro like ngayon, you've transitioned to motherhood. And of course, with a storied career in volleyball, married life, motherhood, do you feel or do you see that that was the end of the road and ito na? Ito na yung tatahakin mong daan ngayon? Pumasok siya sa isip ko na parang mag-stop na ako mag-volleyball, mag-retire na ako kasi I've been playing since 2005, professionally playing since 2013. So ngayon na 30 years old na ako, para naisip ko na this is the next chapter of my life na, motherhood na, as in focus na ako sa family. Pero hindi ko tinatanggal yung thought of returning sa paglalaro ng volleyball. Kasi yan yung first love eh. Kung tatawagin natin first love na sport, ang dami kong pinagdaanan sa volleyball or ang dami kong napagdaanan for playing volleyball. So, we won't know yet. We'll see kung makakabalik ako mag-volleyball. Kung kaya pa no katawan ko. Like,
like Manila Santos, 'di ba? Naka 2 kids na siya tapos bumalik siya sa volleyball. So, ano, I'm not closing my doors. Baka magkaroon pa ng chance na makalaro ako ulit. Para po sa mga viewers natin, kung hindi niyo po nalalaman, Paneng's mom is actually Ligia De Vega, known yes. as the fastest woman in Asia, a legend in Philippine sports. But I want to know the perspective of now a soon-to-be parent, your relationship to a parent, to your mom. How was that influence mm-hmm. like? And how do you think na ikaw na magiging mom ka na, ano yung mga ma-apply mo ngayon? Sobrang, ano, me and my mom were super close. As in, ever since we're close, nung baby pa ako, na sinasama ako ng mommy ko sa trainings niya. Sa ultra, sa Rizal, for track and field and preparing for a competition, nandun ako, naka-walker. So, hanggang sa lumaki ako, na-expose ako sa discipline niya and sa trainings and competitions, as in, nakakasama ako sa kanya. Tapos, kahit na nung tumanda ako, college, first year college, she moved na to Singapore. She's working there as a athletics coach. Pero kahit na nandun siya, sobrang everyday kami nag-uusap, kahit hindi through phone, magka-message kami. And yung ganda, ang maganda doon is, because of technology, napapanood niya yung mga games ko sa UAAP. So via YouTube or any channel, sa papanood niya. Then right after the game, as in, yung tipong from the court, kakalakad ko lang papuntang dugout, i-check ko yung phone ko, may text na siya. Kung nanalo kami, congrats, panatalo kami, okay lang yan. Tapos right after nun, meron na siya mga comments kung ano yung nakita niya na kailangan ko pang i-improve. Tapos hanggang sa naglaro ako sa semi-professional, ganun siya. Every day magkausap kami, every day, every time na may game kami, nasasabihan niya ako. Pero not just the sports, nasasabihan din niya ako when it comes to discipline, to responsibilities, and for being talito responsible, not just sa house namin, but as being an athlete. Kasi since my mom left, parang my dad, most of the time, nasa province din siya. So, naiiwan lang dito sa Manila is me and my brother. So, parang kami na yung nagkakausap on how to manage the house, yung mga groceries, markets, bills, etc. So, natutunan ko yun with her guidance. So, madami din siya nasabi sa akin na mga naturuan niya ako when it comes to starting our own family. Pero siguro ngayon na soon to be parents tayo, na ako, for example, sports ang gilig ko, may sports background, yeah. Lalo na ikaw, na athlete ka. Tingin mo ba, gano'ng ka-importante ngayon ng sports para sa'yo? Na dream mo rin ba para sa anak mo na kahit pa paano, kung kahit anong sports man yan, mm-hmm. to develop life skills, character build? Yes. Actually, for me and my husband, as in, importante sa amin na ma-introduce sila sa sport as early as possible. Kasi I play volleyball, my husband plays tennis and football. So, both of us talagang sports-minded kung tutusin. And then we thought na, you know, yung sports talaga, tuturuan yung bata or yung kahit adult na to become a team player, to become disciplined, to become responsible. Kasi totoo naman, natutunan namin yung mga yon sa parents namin, pero mas nahasa siya nung exposed kami sa sports. Kasi sabi natin, we were both varsity players back in college. Hindi pwede yung half-hearted ka lang na maglalaro ka because, maglaro lang ako, maybe because of scholarship or maybe because gusto ko lang maglaro pero hindi ko talaga siya passion, hindi ko siya love. Pero pag binigay mo yung buong puso mo and yung buong dedication mo sa sport na yon, sobrang dami niyang matutulong sa'yo to become a better person, better player. Kasi ang daming bagay. Hindi naman siya ma-force ka na maging disiplinado, ma-force ka na maging responsible. May isip mo na yun na kailangan,
ay nako, parang example, may maaga yung training ko bukas, magpupuyat pa ba ako? Syempre, mas gusto ko na lang magpahinga, di ba? So, hindi, magsasacrifice na lang ako ng mga ibang bagay na kakapuyatan ko para maging prepared ako sa training the next day. Hindi ako masyadong mahirapan, mas maging focused ako. So, yung mga ganong bagay na sana gusto namin i-introduce kagad sa mga anak namin, sa mga magiging anak namin. And, pero, hindi namin sila pupwersahin na since volleyball player ako, sige, mag-volleyball ka. Tennis player yung daddy mo, football player daddy mo, yan yung sport mo. So, hindi namin sila pupwersahin. Introduce namin yung sport, pero it's up to them kung gusto nilang ituloy-tuloy. Hanggang sa mahanap na nila kung ano talaga yung sport na gusto nila. Like, me, I started, nung bata ako, pinasok ako sa swimming lessons, di ko nagustuhan. Pumasok ako sa badminton, nagustuhan ko siya, pero naging leisure game na lang siya for me. Also, yung tennis, nag-lawn tennis ako, okay din siya for me. Pero ang pinaka-nagustuhan ko is yung volleyball. And funny story, natutunan ko maglaro ng volleyball sa labas ng bahay namin, sa kalsada. Yun. As in, tinatawag na batang kalye, parang gano'n. Kasi right after school, pag natapos mo na yung mga homeworks mo and studies, lalabas ka sa kalsada to play with your neighbors. Andiyan na yung mga patintero, tumbang preso, agawan base, hanggang sa nag-volleyball. So, doon ko siya natutunan. Doon nag-start yung love ko for volleyball. Tingin mo kasi siguro, parang yun yung gusto mong gawin. In a way na gustong-gusto mo siya, naging passion mo na siya. Oo, tama. Kasi yung mga na-try ko na sport, mga individual sports yun hindi ko siya masyado, nagustuhan ko siya, pero hindi ko siya na-enjoy like volleyball, na team sport siya, ang dami namin, 6 players, and ang ingay, may communication, tapos nakaka-enjoy siya laruin. Lastly, Paneng, anong advice mo para sa amin, sa mga dads-to-be, para sa mga mommies-to-be, syempre ngayon, COVID Community quarantine tayo, sobrang medyo naipit tayo ngayon, limited sa mga galaw natin. Pero para sa'yo, sa mga pinagdadaanan mo, anong mga best advice na bibigay mo sa mga viewers natin? Best advice for daddies, be patient. Okay. Tama yan. Totoo yan. Kasi hindi namin alam ang pinagdadaanan ng mommy. Yeah, so, to empathize as much as possible. Sige, go ahead. Yeah. Be patient kasi, yun nga, kagaya na sinabi mo, yung mga mommies, madami pinagdadaanan. Like, ako, ang dami ko pinagdaanan, naging maselan ako, naging, ang dami kong gustong kainin, na hinihingi ko minsan gabi na, gusto ko pa magpaluto para lang makain ko. And minsan din, paiba-iba ko na nasasabi, na paiba-iba ko ng gusto. So, minsan yung mga daddies na napipikon, hindi na nawawala yung patience nila hanggang sa magkakasagutan kayo. So, minsan meron kami defense word, hormones. Yan ang sinasabi na. Blame it sa hormones. Para alam na, para okay, gets. Okay. Para alam na. Pero, hindi. Yun naman. So, ngayon na ECQ, syempre, lahat tayo nagulat na palagi tayo, we are always on the go, we're working sa mga offices natin, we have our own day jobs. Pero ngayon, for more than 3 months, nasa bahay lang tayo para hindi kumalat yung kalaban natin na virus ngayon. So, ang dami ding mga sacrifices. Pero ang pinakamagandang, isa sa magandang nangyari during the ECQ is nagkaroon kayo na mas madaming time to bond with your families, to bond with your partners, husbands, and wives. So, mas nagiging relaxing mas nagiging relaxing na nandito tayo sa lockdown ngayon. So, as much as possible, good vibes lang, wag na tayo, ang dami ng hindi maganda nangyayari, so wag na natin dagdagan ng mga hindi maganda nangyayari sa loob ng bahay kasi, mental health din is very important ngayon. Na ang daming mo nang naiisip, feeling mo nakakulong ka. So, as much as possible, if
gamitin natin lahat ng mga resources natin, mga internet, social sites, to communicate with our loved ones outside, families, friends, para maging, kahit na naka-lockdown tayo, continuous pa rin yung communication natin with everyone. And always think of the good side na kahit ganito yung nangyari ngayon, may magandang mangyayari pa in the future. On that note, Mommy Stephanie Mercado, yes, the Kinagswarter, right here, yes, on Off the Record. I hope you enjoyed this video and see you guys in the next episode. Thank you, everyone. Thank you, Migs.